Yo mga oh, pound for pound, sports nga pala! Conspiracy ng Spence injury, hukayin natin ang malalim na detalye. Spence injury ayon sa mga eksperto, pag-usapan natin yan mga kamao. Ngunit bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell icon at piliin ang all for more pound for pound sports! So yun nga mga kamao, patuloy na nanatiling hiwaga sa ngayon ang biglaang pagkaudlot ng pinakaapangang laban ng lahat na magiging the greatest fight in the history sana kung nagkataon. Maraming mga boxing fans ang naniniwala na ito isang malaking scam, fraud, or fiasco dahil kung uungkatin at magtatahi-tahiin ang nangyari mula kay Fabian Maidana na siyang original na makakalaban sana ni Yordinis Uga sa darating na August 21st ay nagkaroon din ng torn retina kaya naiwang alanganin ang kasalukuyang WBA welterweight champion super ay hinanapan din nila na makakaharap. Nagulat ang lahat nung mag-anunsyo si Errol Spence Jr. at ang kampo nito na hindi na nito lalabanan ang ating pambansang kamao dahil sa parehong tinamong eye injury kay Fabian Maidana na katapat sana ni Yordinis Ugas. Kaya naman tila parang pinagmukhang tinadhana talaga ang paghaharap ni Ugas at ng ating pambansang kamao dahil si Ugas ang number one mandatory challenger ni Pacquiao na tila mukhang gusto muna nilang harapin ito ni Pacquiao sa dahilang maaring umanong ma-upset ni Ugas si Pacquiao sa kanilang magiging laban o di kaya'y makuha muna ni Pacquiao ang belt bago harapin si Errol Spence Jr. Ang tanong mga kamao, gaya ng tanong natin sa nakaraan nating video, ay may posibilidad ba talaga na magkaharap si Pacquiao at Spence kahit na nagbigay naman ng assurance mula sa PBC na matapos ng ilang buwan na pamamahinga ni Spence at kung magwagi si Pacquiao kay Ugas ay matutuloy ang kanilang bakbakan. Pinaniniwalaan na ang naging sanhi ng damage sa mata ni Spence ay isang pinsala na hindi na maaaring magpatuloy si Spence sa boxing career nito kaya alamin nating mabuti kung retinal tear o retinal detachment ba ang tinamo ng unified IBF WBC welterweight champion na si Errol Spence Jr. Ayon sa mga eksperto, ang tinamong maliit na tear o punit sa mata ni Spence na natagpuan umano ng mga doktor ay kinakailangan ng agarang lunas at ang sa kondisyon ni Spence ay hindi ito pinayagan at binigyan ng approval para maituloy ang laban. Ang torn retina na pinaniniwala ang nangyari kay Spence ay hindi pa rin eksaktong matukoy ng mga eksperto ang pinagmumulan. Ang retina ng tao ay napakanipis at napakadaling masira, magdugo o mapunit. Ang mukhang jelly na parte ng eyeball ay tinatawag na vitreous body na kung saan nakadikit ang retina. At ang isang trauma sa mata o sa ulo ay maaaring magsanhi ng tear o punit sa retina. Na kung saan ang sanhi ng damage ay direkta mismo sa retina o mula sa vitreous body na kung saan parang isang nagkadikit na bagay na pinaghihiwalay gaya ng pagkakadikit ng vitreous body at retina na magdudulot ng tear sa retina. Ang kaibahan ng retinal tear at retinal detachment ay ang pag-leak ng fluid sa body in the eye at magsanhi ng paghihiwalay o pag-atras ng retina sa body na tinatawag na retinal detachment. At ang retinal tear ay pagkapunit na maaring lumala at magdulot ng isang retinal detachment at maaring magdulot ng problema sa paningin o magsanhi ng pagkabulag kung hindi magamot agad ng maayos. Sinabi rin ng mga eksperto na ang injury ni Spence sa mata ay malabong nagmula sa car accident nito dahil ilang buwan na ang umabot o taon bago ito sumabak muli sa training para kay Pacquiao. Kaya wala itong tsansa at kathang isip lang na nagmula ito sa car accident. May punto ang sinasabi ng kampo ni Spence na hindi ito nararamdaman ang kanyang eye injury. Maliban na lang na alam na ng kampo ni Spence ang background ng ganitong eye injury at ginamit lang bilang isang excuse. Magkakaroon lang ng symptoms ang torn retina kung lumala na ito at naging retinal detachment na makakita na ito ng mga floaters, flashing lights, at magbabago sa peripheral vision. Bilang benefit of the doubt na naging excuse o eye injury ni Spence, ay basehan natin ang requirements para sa mga boksingero at combat sports na kung saan depende kung saan state sa Amerika sila makikipag-compete o lalahok o lalaban.
At dahil sa Las Vegas, Nevada, gaganapin ang laban. Kaya kung pagpapasiyan natin ang nakasaad sa Nevada Athletic Commission or NSAC, ay malinaw na nakasaad doon ang mga requirements bago lumahok o lumaban ng isang atleta. At isa doon ay ang physical examination gaya ng cardio, blood exam, at kung ano pa ang nakasaad sa requirements na magbibigay ng medical clearance kung pwede nang lumahok o lumaban ng isang boksingero at kasama ang pagsusuri sa isang ophthalmologist o doctor sa mata para sa tinatawag na dilated eye exam para sa licensure na ibig sabihin na kahit walang nararamdaman or symptom suspense ay taon-taon ang atleta ay required na magkaroon ng physical exam at kabilang ang pagsusuri sa ophthalmologist na kung saan nadiskubre ang retinal tear ni Spence, kaya hindi ito na-issuehan ng medical clearance upang ipagpatuloy ang laban na maaaring magsanhi ng iba yung damage sa mata o pagkabulag. Kaya ang tanong ng mga boxing fans, gaya ng paghinala ni Mike Tyson at Bernard Hopkins, na since wala namang medical report na inilabas ang kampo ni Spence mula sa mga doktor o isang retinal imaging o anumang eye x-ray or scan, bilang matibay na basihan at hindi lang isang simpleng medical report ang batayan kung totoo bang nagsuffer si Spence ng retinal tear. Kaya kung pagbabasihan ang mandatory physical check-up ni Spence ay maaaring nagkaroon ito ng retinal tear. Pero pwede din itong gamiting alibay lang kung wala naman talagang matibay na ebidensya na inilabas mismo mula sa ospital o mga doktor nito. At kahit sabihin pa ng ilang Spence fans na nagmula pa itong order sa Nevada Athletic State Commission or NSAC dahil ang magbibigay lang ng abswerto kay Spence ay yung konkretong ebidensya at hindi lang isang papel na sinasabing nagkaroon niya ito ng eye injury o retinal tear o maging plaster niya sa mata. Hanggang dito na lang mga kamao, comment down below your opinion. At bilang suporta sa ating channel ay huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell icon at piliin ang all. Hanggang sa muli at ito ang Pound for Pound Sports.